farm kami ngayon, nagdala kami ng tubig. Eh, mga farm, ano, farm animals. Nagdala kami ng tubig kasi papatubigin namin yung ano. The banana plants, Milan? Ayun, namamatay kasi yung mga banana plants the namin. That died already. They put it, but it's not raining. The new plant died already and then they are dying. Old plant died. Ah, okay. New. Like this one? Like this one, like it's old one, right? Ah, the old one died. But there is no growth inside. It's becoming, it's not like this. Right? Yes. So once it's died, remove it. You will remove that? No, I mean if it's dying, there is no point of it, right? So this space will be empty. So we are putting new plant. Okay. So whatever the new plant is, there is no raining. So it needs water. This can sustain no water. That's why we brought water. Water. This one is new one. Okay. Le, hold the phone so you can they can hear you. I don't have my mic right now. It's fine. I will just go and call that guy to get the water. Ay, nako. Everyone is out. Me and Milan are the only one at house and we will be going to Varodra later. There is plant there. Died already. Dead already. So ayan guys, magdadagdag sila na naman. Ay, very expensive na Milan banana. Like if the plant died, you don't have any choice but to go and plant it again. Ay, nako. Oh, the space will be empty and it, they, one banana can produce how many 20 kilos Milan? 20 kilo only. One banana will produce only 20 kilo? Yes. Eh. One plant will produce 20 kilos. 20 kilo is 200. 200 rupees. So you bought the plant for 14. Yes. And then you, if he dies 3 times, you cost already how much? 28 plus 40. And then you put fertilizer. Then meron pang ano? Water. It depends if if it's 400 you have a lot of profit for one plant. If it's 120, the growth should be like this. The growth should be like this. Ready for harvest? Currently harvesting. Ah, guys, oh look. Tignan nyo. When this will be the harvest of this one? You harvested a lot already, no? Yes, yesterday we just harvested. Yesterday dito sila nag-harvest, guys. Pero yung iba, they're not yet ready for the harvest. So, we'll still harvest around, I don't know, but we will. Mag-harvest pa sila sa susunod. So ayan, tignan nyo yung iba wala na. Tignan to, na harvest na to. Worker are cutting the extra leaves right now. Extra leaves. Like look, like this. Ah, okay. So this is the work they are doing right now. They will make one line, space. One space for the leaves and all the garbage. Another space will be clean. Clean, yes. To put fertilizer. So if you want to put fertilizer, you put in this space. This space will be all the garbage, the leaves. The leaves and everything. Okay. So, ang sinasabi ni Milan, guys, puputulin nila yung mga leaves na yan. Lalagay nila sa isang place. Wait. And then, ito, pwede sila maglagay ng fertilizer dito. Once, and then, what? Once it's harvested, yes. We cut it from here. Why? And then, there is another plant already growing. Yes. So once we cut it, this one, all the nutrients, this one, nutrition will go inside this one. Oh, okay. And then we will keep cutting the extras. So Milan, you're not really getting only 120 for one plant because there's little growing. Just this time we are growing. It will be not as good bananas as main plant. But the other plant doesn't really need to, really need... What do you call that one? You need to buy new plant. So but it will produce... One or two times it can grow like that. Ayan o guys, may maliliit na anak siya. After like, that, you need to cut everything. It have a baby, no? Yes, baby plant. Baby plant. So it can give you two harvests, actually. No. Our land is not suitable for two harvests. Only one harvest. So what will you do with this small one? Some land are so fertile that sometimes they go three, four harvests. But our land is only one harvest. One harvest. So this is not good land. You will cut it also.
probably. We are keeping it until winter. If it's good enough in winter, then we will keep it. Or look, this one is not yet. So, ayun guys, ang sinasabi ni Milan, yung iba hanggang winter. Pero ready yung for harvest. Long, right? Yes. How do you know if it's ready for harvest? It's tight. If it's tight. This one is not ready for harvest. Ready for harvest. Let me see. That one is ready for harvest. And this one is not. Right? That one is not because it's looking. This one is thick. So it's ready for harvest. Okay, so. Ayan ang itsura ko, guys. Oh. Meron na akong takip sa ulo. Meron pa akong takip sa mukha. Kasi, guys, kung hindi nyo na itatanong, kailangan kasi na, hindi talaga ako dinadala ni Milan sa farm. Pero ngayon, wala lang talaga siyang choice. Nadalhin ako kasi, kailangan kong hawakan yung ano, kailangan kong hawakan yung balde. Kung hindi dadalhin yung balde ng tubig, masisira yung trabaho nila. Parang mapapawalang bisa yung trabaho nila ngayong araw. Kaya, ayun, sabi ko wala namang problema sa akin, magtatakip na lang ako ng ulo. Saka ng mukha. Para hindi ako magka-pimples ng marami. And para hindi ako umitim. Ayan. Tatawagin na namin yung mga workers niyan. Para kuhanin nga yung balde na dinala namin. Tapos maliligo na kami ulit. And magpe-prepare na kami for Barodra. Kasi pupunta kami yung Barodra, guys. Ayan. Ito na yung pangalawang farm na nandito. Where are the workers? Ay naku, buti na lang hindi pa gawin, may ground yan, oh. Where are they? I think dalawa lang yung worker namin ngayon. Kasi hindi ganong maraming trabaho ngayon sa farm. Where are they? Pinadaan ako ni Milan dun sa masukal kanina. Nakakatakot, baka may ano. Tignan nyo naman, nakatokong ako. Hindi ako nakapag-prepare ng pantalon. Balot na balot pa man din ako ng upper body. Pagdating naman sa legs, nakatokong ako. Where are they? Milan, how much is the banana today? 200 again. Ayun guys, 200 daw yung per 20 kilo. Diba? Ang mura. Ay, oo. May kasama silang bata. How many kids they have? Hey, Talibian Lakshmi. Keuche. This one is oldest. Yes. This one is oldest. Mm-hmm. That is her sister. Ah, okay. I did not see the one kid over here. Her sister. Lakshmi is sleeping. The one she got cut. Ah, okay. Ito yung mga bata, guys. And then the younger child. Ay, oo. Natutulog siya dito. Kukawa, no? Nasto? They don't understand your language. They don't speak Gujarati. They do speak Gujarati. Their tone is different. Okay. Ayun, guys. Ay, yung balang magtatrabaho sa amin ngayon, yung dalawang couple. Ayun pala. Akala ko iba. Tapos yung mga bata, dinadala nila sa farm. Tapos kumuha sila ng luyan. Ayun. Tingnan natin yung trabaho nila. Ayan, nagka-cut sila. Keuche, Ben. Takigya. Ha? Ayan. Aho karwano? Ha? Kapila. Ayan, pinapakuha na ni Milan yung mga tawag doon, yung balde ng tubig. Yung puno ng saging dito, tinatapon lang nila. Ayan, puno ng saging. Pinapakain lang nila sa mga animals. Diba sa atin, ginagawa natin yan na pagkain? Hindi ko lang alam, hindi ko lang sure kung anong pagkain. Pero ayan, yung bata. Ah, Uche!
Eh? Ayan, kinakat nila yung mga leaves, oh. Ayan. Ganyan ang ginagawa nila. Look, oh, Ganabari is coming to the house. Kaya meron silang celebration na ganyan. Tingnan yung may stage sila. I hope I will not get copyright to. Because there's music. Ayan, currently Milan is driving and ayan, nato-traffic kami dahil mayroon ngang celebration. The Ganapati is on 31, no Milan? But right over here, ayan, tingnan nyo mayumayag, gayway na ano. Ayan. Parang disco, para silang nagdi-disco guys, oh, naka-orange sila. Tingnan nyo, meron silang sound system. Ayun, ayun yung Ganapari. Nakita nyo ba? Ayan. So, sa 31, ipapakita ko sa inyo yung celebration. Ayun, meron ding isa dun guys. Oh, Ganapati din yun. Mag-isa dito, nagsasayaw sila, oh. Eh. How many Ganapati do they have in Barotra, Milan? Every street have Ganapati. Every street will celebrate, celebrate and decorate Ganapati? Yes. Just like the, ano, Shri Krishna. Okay. Nandito kami ngayon sa isang hospital guys and pumaypupuntahan kaming auntie, yung kaibigan ni Milan. Nandito kasi yung mami niya. So itong hospital na to guys, dito na admit si Saitaba, yung lola ni Milan. Kaya ayan. Ayan. Sa atin. Ha, ang lakas ng sound system nila, tapos medyo na traffic kami dito. To guys kasi lalagay na yan sa program yung sa ano sa parang bahay niya, so sa paghahatid sa bahay niya pinaparada sila ng ganyan tapos nagsasayaw sila. Ayan si Ganapati G. Ayan, oh, yun yung elepante. Good morning everyone, nandito pa rin kami sa bahay ni Najano and as you guys can see, kakatapos ko lang maligo. And si Milan kasi, nagpunta siya ng Gujarat Medical Council, yung ano, para kuhanin yung number niya. So ayun, nagpunta kami dito ng maaga. Nagpunta kami kahapon.
para ano, para pumunta siya sa bahay ng kaibigan niya, tapos maaga siyang idadrop dun sa ano, bus station. So ayun, hindi na niya dinala yung sasakyan kasi hindi siya practical. Parang hindi practical na dalhin yung sasakyan sa ganung kalayo. So instead, nag-bus na lang siya and babalik din siya. Tapos pag pauwi na kami, isasabay namin si Milan tsaka si Jano. Uwi din kasi si Jano ngayon. And ano, pupuntahan ulit namin yung nanay ng kaibigan ni Milan and we will check on her. And then ano, siguro mag-shopping kami ni mother-in-law. Tignan natin kung anong magiging ano, kung anong magiging resulta ng araw na to. But ano, ipapatingin din kasi natin si mother-in-law, guys. Ayun, papa-check up natin ulit siya dun sa hospital na pinag-check up natin kasi nakalipas na yung 10 days mula nung nagpa-check up tayo and tignan natin kung ano yung naging improvement sa kalagayan ni mother-in-law. And ayun, kung hindi nyo nakaitatanong, naka one-piece dress ako ngayon. So I am very happy na finally naka-western dress ako. Hindi ako naka-kurta. Well, hindi ako naka-pants and jogging pants, ganun. Well, naka one-piece ako but I cannot really show you guys kasi yung mga kapitbahay na dun dyan. So, alam nyo na. So, ayun. I'll update you what will be the itinerary for today and kung ano yung magagamaan natin ngayong araw. Chalo. Nandito tayo again sa hospital, guys. Magpapatingin tayo kay mother-in-law. Ayan, nakaupo kami ngayon currently. Hinihintay namin yung doctor na matapos sa surgery niya. Nandito na naman kami, guys, sa Pranayam Hospital. Bibisitahin na naman namin yung kaibigan ni Milan, yung nanay niya. Ang daming naglulog, guhuba din ng mga sapatos, guys. O, hindi ka makakapasok sa loob kung nakasapatos ka or nakachinelas ka. So, nandito kami ngayon sa isang restaurant, guys. We'll be eating lunch. Here is mommy and papa. And we are currently choosing our food. And I don't know what I will be choosing from here. Probably Chinese. So they have here noodles, Manchurian, Chinese chop suey, hot garlic, something like that. Pulao, jeera rice, and so many other stuff. Humanggay. Guys, tignan nyo, nandun yung kitchen nila banda. And then over here, I think this is their, what do you call, recipe area. And look how good their place here. Ayan o, ang ganda. Tapos over there, meron silang ice cream stand. So, tapos na kaming pumunta dun sa, ano, sa, kung nasaan yung mommy ng kaibigan ni Milan. And ngayon, hihintayin na lang namin si Milan na bumalik dun sa, ano, mula dun sa pinuntahan niya sa Ahmedabad. And then after that, pipikapin na namin si Jano para pauwi ng bahay. So, ayun, kakain muna kami since alas 3 na, late lunch na. So, ayun. After that, hindi namin alam kung magsistay kami dun sa bahay ni Frutart, yung kaibigan ni Milan, to time pass or something. But we will see kung anong magagawa natin for today. Veg Manchurian. Number niya is their Gujarati talent. Pick upin na natin si Milan, guys. Ayun yung railway station nila.